ang tatlong paring hinatulan ng kamatayan sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay ang mga taong talagang tumatak sa ating isipan at kaalaman, lalo na noong panahong tayo ay nasa eskwelahan. Ito ay sa kadahilanang ang tatlong pari ay mga alagad ng simbahan at hindi ka panipaniwala na sasapitin ng mga ito bilang mga nangangaral ang hirap at kamatayan. Pero alam nyo ba na bukod sa Gumbuza ay mayroon pang tatlong pari ang nakaranas ng parusa at kamatayan noong panahon na tayo ay nasa ilalim pa ng pananakop ng mga Kastila? Alam nyo ba na bukod sa 13 martires na mga hinatulan din noon ng kamatayan at naging isang lugar sa Cavite, ay mayroon din tayong tinatawag na Los 15 Martires. Ang malaking tandang pananong natin, sino-sino nga ba ang tatlong pari na ito na nakaranas din ng kamatayan sa kamay ng mga Kastila? At ano ang naging dahilan kung bakit sila hinatulan ng matinding kaparusahan? At saang probinsya nagmula ang Los 15 Martires at ang tatlong paring ito? Bago natin umpisahan ang bago na naman nating kwentuhan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo, kaibigan? Kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Noong masakop tayo ng Kastila at gawing kolonya, ay tila naging sunod-sunuran na ang mga Pilipino sa mga patakaran at batas na pinapairal ng Espanya. Sa panahong ito, maraming mga Pilipino ang nakaranas ng mga kalupitan at pagmamaliit na ginagawa ng mga Kastila sa mga Pilipino sa sarili nitong bansa. Sa panahon ng Kastila ay naramdaman din ng mga Pilipino ang diskriminasyon sa mga mananakop. Kaya simula noon ay may mga tao na ang naisipang mag-aklas at ipaglaban ang kanilang karapatan sa sariling lupa. Isa sa mga nakaranas na kalupitan ng mga Kastila noong unang panahon ay ang mga pari na nakilala nating Gumbuza. Sila ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote o pagbali sa leeg ng mga pari. Sila ay pinaghinalaan na kasali sa nangyaring Cavite Mutiny noong January 1872. Ang Cavite Mutiny ay pag-aklas ng 200 katao upang hingin ang pantay na pagtrato at pagtutol na rin sa pag-iiral ng buwis sa kanila. Sa totoo lang ay ginawa na lamang dahilan ng mga Kastila ang pag-aaklas na ito upang idawit ang pangalan ng tatlong pari, dahil ang katotohanan ay galit na ang mga praile sa mga ito dahil sa kanilang ipinaglalaban ng mga advokasya na magiging pabor sa mga Pilipino. Dahil sa pagkamatay ng Gumbuza ay naging kamulatan ito sa mga Pilipino na kailangan nang tapusin ang paghahari ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa katunayan, ang pagkamatay ng Gumbuza ay naging daan para gawin ni Jose Rizal ang librong El Filibusterismo, at kalaunan ay nabuo ang katipunan na kumakalaban sa mga Kastila. Subalit, sabi nga nila ay hindi magagawa ng mga katipunero ang mga successful na mga pagsugod kung wala ang mga tulong ng mga ordinaryong tao na nagbibigay sa kanila ng mga impormasyon at makakatulong sa kanilang paglusob. At noong taong 1896, noong madiskubre ng mga Kastila ang lihim na kilusan na kumakalaban sa kanila, ay agad na nag-utos si Ramon Blanco na hulihin at parusahan ang sinumang pinaghihinalaang kasapi ng katipunan sa Bicol Region ay hindi nakaligtas ang mga Pilipino sa kautusang ito. Ang mga tao ay kinakaladkad palabas ng kanilang mga tahanan upang paaminin kung sino-sino ang mga miyembro ng katipunan. Paghampas ng mga armas, ang malalakas ng mga sipa sa dibdib at mukha ang nararanasan ng ating mga kababayan. Maraming tao ang halos mamatay na sa paghahambalos ng Kastila upang umamin ang mga ito. Maraming mga tao ang ikinulong at pinahirapan sa loob ng isang buwang paghahalughog ng mga Kastila sa Bicol Region. Kalaunan ay may mga pinalaya din ng mga tao mula sa kulungan. Subalit, taglay na nila ang mga lamat ng sugat dulot ng matitinding hagupit sa kanilang katawan. Gayunpaman,
mayroong 15 mga katao ang dinakip sa kasagsagan ng mga pag-aresto sa inihinalang mga miyembro ng katipunan o nakikipagtulungan sa mga ito. Ang 15 kataong mga ito ay tinatawag na Los 15 Martires. Subalit, ang tatlo dito ay mga pari sa Nueva Cáceres o mas kilala ngayon sa tawag na Naga City. Ang tatlong paring nadakip ay sina Father Severino Diaz na mula sa Sorsogon at unang cura paroko ng Nueva Cáceres at sinasabing kinaiinggitan ng mga praile. Ang pangalawang pari naman ay si Father Inocencio Herrera na nagmula sa Pateros Rizal na lumipat ng Bicol at nag-aral sa isang seminaryo. Si Father Inocencio ay kilala dahil sa natatangin nitong katalinuhan. At higit sa lahat ay binayaan din si Father ng magandang boses sa pag-awit na naging daan para maging choir master sa katedral ng Nueva Cáceres. Ang ating ikatlong pari ay si Father Gabriel Prieto. Sinasabi na si Father ay noong nag-aaral ay isa ring matalinong estudyante. At taglay ni Father Prieto ang pagiging madasalin at mapagbigay sa kanyang kapwa. At noong maging pari ito ay inappoint siya ni Father Herrera na maging advisor at secretary. Samantala, ang tatlong paring ito na sila Herrera, Diaz at Prieto kasama ang 12 pang dinakip ay nakaranas ng matitinding pagpapahirap din sa kamay ng mga Kastila. At makalipas ang ilang araw, ang 15 mga martir na ito ay tinipon sa plaza. Sa paghinalang sila ay nagkaroon ng matinding kasalanan sa Espanya o naging traidor sa Espanya dahil di umano sa pakikipagtulungan sa katipunan. Kahit walang sapat na ebidensya at haka-haka lamang ng mga Kastila at nakatakdang dalhin sa Maynila para sa paghatol ng kanilang kamatayan sa pagdaan ng ilang araw. Subalit, 11 na lamang dito ang nadala sa Intramuros sa Maynila upang ikulong at hatulan ng kamatayan. Dahil ang dalawa dito na si Ramon Abella at Mariano Arana ay pinadala sa West Africa na kolonya rin ng Espanya. Ang dalawa pa na sina Leon Hernandez at Mariano Ordinanza ay namatay sa bilangguan sa Naga habang pinapahirapan. Pagdating sa Intramuros ay muling ikinulong at nakatikim na mga kaparusahan ang 11 mga martir kasama na dito ang tatlong pari. Doon ay alam na nila na kaya sila dinala sa Maynila ay upang patawan sila ng parusang kamatayan. Ang totoo nito ay pinagawa pa sila ng last will and testament ng mga Kastila ilang araw bago nila harapin ang kanilang kamatayan. At ang sulat nilang ito ay nilagay pa sa isang pahayagan noong panahon na yun. At noong January 4, 1897, eksaktong alas 7 ng umaga, ay pinatay ang 11 mga martir sa Bagong Bayan sa pamamagitan ng pagbaril. Ito ay 5 lamang ang nakalilipas noong hatulan din ng kamatayan ang ating pambansang bayani na sigat Jose Rizal noong December 30, 1896. At kalaunan ay nagkaroon ng monumento sa Naga na tinatawag na 15 Martires bilang pag-alala sa kabayanihan at pagiging martir ng 15 mga Pilipino. Kung kayo ang tatanungin ko, ngayon nyo lamang din ba nalaman na may 3 pari pa pala ang nahatulan ng kamatayan bukod sa Gumbusa at bukod sa 13 Martires? Alam nyo din ba ang kwentong ito ng Los 15 Martires? Magkomento lamang po kayo, mga classmate. Maraming salamat po.